Sa kasalukuyan ay wala na tayong minomonitor na low pressure area dahil itong binabantay natin kanina umaga ay tuluyan ng natunaw ganap ng alas 10 ng umaga. Kaya naman sa susunod na 24 oras ay magiging maliwalas ang panahon liban na lamang sa mga chance ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi dahil naman sa mga localized thunderstorms. Samantalang sa kasalukuyan ay nag-extend itong ridge of high pressure area dito sa may silangang bahagi ng northern at central Luzon, kaya naman asahan ng maliwalas sa panahon sa buong magdamag. At sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay wala tayong inaasahan na bagyo o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang dumako naman tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon para bukas. Generally, fair weather conditions pa rin ang maaasahan dito sa Kalahang Luzon maliban na lamang sa mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura dito sa Tuguegarao ay maglalaro mula 25 to 35 degrees Celsius. Dito naman sa Lawag, sa Tagaytay at sa Puerto Princesa ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa Metro Manila, sa Legazpi at sa Kalayaan ay maaaring umabot ng 33 degrees Celsius. At sa Baguio City ay maglalaro mula 17 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang maliwalas sa panahon na may mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi dahil pa rin yan sa mga localized thunderstorms. At ang ating agwat ng temperatura sa Iloilo at sa Metro Davao ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa Cebu, ang temperatura ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng Tacloban at Cagayan de Oro, ang temperatura ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. At dito sa Zamboanga, ang temperatura ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantalang dumako naman tayo sa magiging lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapalaot ang ating mga kababayang mangisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Banayad hanggang sa katamtaman lamang na pag-alon ang mararanasan sa buong magdamag. At para sa magiging lagay ng panahon over the weekends dito sa Metro Manila, ay asahan pa rin natin ang generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng pag-ulan sa hapon o sa gabi dulot naman ng mga localized thunderstorms. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang dito sa Baguio City, ang temperatura ay maglalaro mula 60 to 24 degrees Celsius at patuloy pa rin ang generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng pag-ulan sa hapon o sa gabi. At dumako naman tayo dito sa area ng Legazpi, asahan pa rin natin ang maliwalas sa panahon, mainit at malinsangan sa umaga na may mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Cebu ay generally fair weather conditions pa rin ang asahan maliban na lamang sa mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Davao ay magpapatuloy pa rin ang generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng pag-ulan sa hapon o sa gabi dahil naman sa mga localized thunderstorms. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. At ang ating araw dito sa Metro Manila ay lulubog mula mamayang 6:22 ng gabi at sisikat bukas ng 5:26 ng umaga. At para sa mga thunderstorm advisories, sugayong i-follow ang ating Facebook at Twitter account at @DOST_PAGASA. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming website at bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang hapon po sa ating lahat.